Isang araw nga mga idol makalipas ang pagharap na itong Boston Celtics at ang Golden State Warriors sa Game 2 ng NBA Finals. Ang mga Boston Celtics fans mga idol ay naglabas ng kani-kanilang mga ebidensya na ito nga daw Golden State Warriors ay tinulungan ng mga referee. Particularly nga daw mga idol, hindi nila tinatawagan ang mga ginagawang illegal neto ni Draymond Green. Sa panguna nga dyan mga idol ay ang panghuhunk nga daw neto ni Draymond Green kay Marcus Smart dito nung binabantayan niya si Stephen Curry. Isa pang ang ebidensya mga idol ay ang pagtulak nga daw neto ni Draymond Green kay Grant Williams, tapos si Grant Williams pang natawagan ng foul. Isa pa dyan mga idol ay itong ang illegal screen neto ni Draymond Green kay Stephen Curry para nga makashoot siya ng 3-pointer. Tatlong player nga daw ang kanyang tinulak mga idol, illegal screen nga daw ang lahat ng kanyang ginawa. At sa panghuli nga mga idol ay ang insidente niya kasama si Jaylen Brown. Dapat nga daw ay double technical foul ito, tapos na eject na si Draymond Green. Pero kinampiyan nga daw ng Warriors itong referee at ayaw i-eject si Green kahit nga worthy nga daw yon ng double tech. Kayo ba mga idol, ano bang opinion nyo dito sa mga sinabi ng Boston Celtics fans na ito nga daw Golden State Warriors ay tinulungan ng referee para nga manalo si Game 2? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga sariling opinion. At sa ating next balita naman mga idol, pag-usapan nga natin ang panibagong hiring ng Los Angeles Lakers, assistant coach nila na panibago na itong si Rashid Wallace. Ito nga si Darvin ha mga idol ang nagtulak niyan para nga mapasali itong si Wallace dahil former teammate niya nga yan noong 2004 kung saan nanalo sila ng championship. Currently, isang college coach itong si Rashid Wallace at kilala nga siya sa kanyang pagiging matapang, pagiging palaban as a player at inaasahan siguro ng Lakers na ibibigay niya rin niya yan bilang kanilang coach. At sa ating next balita naman mga idol, pag-usapan nga natin ang balita about sa team ng Utah Jazz at ang kanilang kontrol dito sa kanilang dating coach na si Quinn Snyder. Meron pa kasing natitirang 1 year sa kontrata mga idol ni Snyder sa kanyang head coaching job sa Jazz. At pwede nga daw nilang pagbawalan mga idol itong si Snyder na mag-sign sa ibang NBA team bilang kanilang head coach dahil under contract pa nga siya mga idol ng 1 taon pa. May kapangyarihan nga mga idol ang front office ng Utah Jazz na pigilan itong si Snyder ng 1 taon. Pero after mag-expire nun mga idol ay malaya na muli itong si Snyder na mag-sign sa ibang NBA team. Pero yan lang naman mga idol ay kung pipigilan nga ng team ng Utah Jazz itong si Snyder. Pero kung okay lang naman sa kanila mga idol na kahit under contract siya ay mag-sign siya ng ibang kontrata, ay siguradong ikasisiya nga yan neto ni Quinn Snyder. Pero anyways nga mga idol, pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na patungkol nga dito sa team ng Brooklyn Nets, kay Kyrie Irving sa Los Angeles Lakers pati na rin kay Russell Westbrook. Sinabi kasi mga idol ng isang NBA insider na meron pa nga daw potensyal itong Kyrie Irving and Russell Westbrook trade. Dahil nga mga idol, kung iisipin nga daw, ang team ng Brooklyn Nets ay sawa na dito kay Kyrie Irving at sa kanilang nai-experience sa kanya. Pati na nga rin daw ang team ng Los Angeles Lakers ay ganyan. Sawa na nga rin daw sila mga idol sa Russell Westbrook experience. Kaya naman mga idol, kung iisipin natin, maaari nga ito talaga mangyari. Ayon sa NBA insider, may potensyal pa ito. Di ba't binalita nga rin nung nakaraan mga idol na nagkaroon nga daw ng secret meeting ang GM ng Brooklyn Nets pati na rin ng Los Angeles Lakers at hindi nga nilantad kung ano ang kanilang pinag-usapan. Pero narurumor na ito nga daw ang kanilang naging topic about sa pagpapalit nga nila ng kanilang mga point guard dito kay Kyrie Irving at pati na rin kay Russell Westbrook. Pero anyways nga mga idol, ayon kanina sa interview ng panibagong head coach ng Lakers na si Darvin Ham ay parang approve nga siya na si Westbrook ay nasa Lakers muli next season. Pero hindi pa rin naman natin kasi sigurado mga idol, baka mamaya kapag nabigyan ang pagkakataon ng Lakers na i-trade nga itong si Westbrook kay Kyrie ay baka bigla nila itong gawin. Kaya naman mga idol, hindi pa rin natin sigurado kung talagang 100% na itong Lakers kay Westbrook or open pa nga sila sa pag-trade dito kay Russ. Pero anyways nga mga idol, ano bang opinion nyo? Ano bang masasabi nyo? Dapat bang ikip ng Los Angeles Lakers itong si Westbrook mga idol at pagganahin na lang? Or kung may pagkakataon ay itrade na lamang siya kay Kyrie Irving? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!